epal. Ay, na-miss ko na sabihin yun. A little goes a long way. Ito, shade. Ito na yun. Oh, dark naman ngayon. I'm smiling. Okay, saya-saya niyan. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, meron tayong itatry na bago foundation. Ang tagal nyo nang nire-request to. Nung time na nakita ko yung request nyo, guys, nag-check na ako sa Shopee tsaka sa Lazada kasi hindi pa siya available online. So, parang feeling ko, I think the best way talaga is bilhin ko siya. As in, you know, sa physical store. Kaso, nag-ECQ naman, kaya... Ayan. Natuwa naman ako sa SM Store kasi nung pinuntahan ko yung website nila, parang meron nakalagay doon na chat with your parang personal shopper. Hahanapan ka ng personal shopper. This is not sponsored, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi para mapadali yung buhay nyo. Para sa mga ayaw lumabas, tamad lumabas, or takot lumabas, ayan, go ahead and gora na sa SM Store. Kasi laki ng tulong talaga nila. Yun, ayun nga. Nakipag-chat lang ako doon. Tapos, shoutout kay Adrika. Yan, maraming salamat for being my personal shopper noon. So, yun, pinahanap ko lang naman lahat na lang ng shades. And, bumili ako ng mga sponges. And, syempre, yung pinakabagong foundation na FS Cosmetics. Ayan. We have all the shades. Ang presyo niya ay 399 pesos. Isa. May pa-free pa sila na pouch. Thank you. Salamat po. In total, meron tayong 7 shades dito. Ayan, binili ko lahat talaga para maswatch ko sa inyo yung different shades. And, natutuwa ako sa FS Cosmetics kasi grabe ah. Usually dati, diba, mga 3 shades lang nilalabas nila. Pero ngayon, parang puro nakikita ko dito. More on warm shades to. And hello, tingnan nyo yung darkest nila. Oh. I-launch nila to, guys, nung May pa. Okay? So, ngayon ko palang siya itatry. Opo, alam ko huli na ako. Pero it's available sa Beauty MNL pala. Kaya pala wala sa Shopee tsaka sa Lazada. Nasa Beauty MNL. Equipped with vitamin E, SPF 30 PA++++, and not to mention, perfect for full coverage. You're sure to glow up in your makeup kit, sabi ng FS Cosmetics. Pakita ko na sa inyo. Ito siya, guys. Nakalagay sa likod, it's made in Taiwan. Ang laman to ay 30 ml. And meron na siyang SPF 30. Doon ako excited. Opo. Bago natin iswatch yan, maglalagay muna ako ng moisturizer. Ayun, shoutout ulit kay Adrika. Alam niyo ba, same day, na-receive ko na kagad. Ang bilis. Wala akong kahirap-hirap. Makikipag-usap ka lang. Tapos, kompleto siya with pictures. Ganyan. Talagang kompleto. May ganun din kaya sa grocery? Kasi talaga marami akong gustong bilhin sa grocery. Kaso, ayaw ko pa kasi lumabas. Okay, as usual, Lux Organics. Aloe Vera and Snail Soothing Gel. Let's shake. So, ayan siya, guys. May pump siya, ha? Medyo matagal lang lumabas. Okay, ayan. Oh, medyo thick itong foundation na to. Pag sinabi kong thick, kasi tingnan nyo, ganyan siya. Hindi siya malabnaw. So, again, ito yung lightest shade. Yung lightest shade nila, guys, parang medyo kinakabahan ako para sa mga fair skin. Ayan, yung buff. Hindi ako fair skin, guys, ha? Morena ako, opo. Sana tama ako ng kuha from lightest to darkest. Basta nagbe-base lang ako, guys, dun sa sticker, dun sa taas. Okay, next shade is Linen. Ito si Linen. Parang mas light si Linen. Or nag-oxidize na kanina si Buff. Ah, nag-oxidize nga siya, guys. This is Wheat. Ayan, si Wheat. Next one is Chai. Chai. Ayan. Warm tones ba ang hanap nyo? Parang puro warm tones itong nakikita ko, guys. Then we have Golden. Ayan, si Golden. Parang may naligaw na dark na shade kanina. Mabuti na lang at may swatches kasi right now, naguguluhan na ako dun sa shade range. Ulitin ko, guys, ha. Nag-base ako dun sa sticker nila sa labas ng box. So, from lightest na nakikita ko hanggang sa darkest. Yung last na sinwatch ko, this one is Golden. Okay, let's move on kay Suntan. Ito naman si Suntan. And then last one, yung darkest, is si Cacao. Ayan, si Cacao na pwedeng gamitin na pang contour. Sa application, guys, magta-try tayo ng different sponges and brush para tingnan natin kung ano yung best way para i-apply siya. Hawiin muna natin yung ating hair para hindi siya mapunta sa face. Mahirap kasi mag-makeup pag may epal. Talaga, joke lang. Mukhang magtampo yung buko. Joke lang yun, sis. Chiseled puff. Ang price nito is 245 pesos sa FS. Pero, medyo weird lang yung shape niya. Parang, hindi ko alam kung gamit na to. O, naipit lang siya. Parang may kumagat.
yung first shade na in-apply ko kasi nag-oxidize siya sa akin eh. So, si Buff yung ilalagay ko, guys, ha. Okay, tingnan na lang natin. Kapag hindi okay, sige, timplahin na lang natin. Alright, Buff, come here. Ito yung lightest shade. Kasi nag-oxidize siya eh. Kasi yun ang kinakatakot ko. Baka mamaya super maging dark na sa akin. So, sponge yung ginamit ko. Damp to, guys, ha. Binasa ko na siya. Medyo tacky ng konti yung pakiramdam niya. Pero matipid siya sa foundation, ha. A little goes a long way. Ay, na-miss ko na sabihin yun. A little goes a long way. So, isang side lang muna tayo para ma-compare natin yung coverage niya. Okay? Alam nyo, okay na sa akin si Buff. Guys, sa totoong buhay, ha, okay sa akin si Buff. Ay, ito, shade, ito na yun. Diyos ko, aalma ang mga merong fair skin dyan. Oh, yung mga nagre-reklamo dati na, ano ba yan? Puro ang puputi naman ng mga foundation na nilalabas nyo. O, ngayon, puro dark naman ngayon. Ang ganda ng sponge kasi pwede mo siyang ikut-ikutin kasi nga dahil sa shape niya. Pwede rin itong pang bake eh, yung ganitong sponge. Hindi ako magko-concealer, guys, ha, as in itong foundation lang yung gagamitin ko for today. Alright, so ayan siya on one side of my face. As you can see, yung coverage na, wow. Okay, isang layer lang yan, ha. Uy, matte yung finish niya. Kanina parang medyo may tackiness ako nakikita eh. Nakikita nyo, may dewiness pa rin ano. Pero pag hinawakan nyo, parang may powder na siya, parang ganun. Ang ganda kasi imagine foundation na hindi naman siya totally matte. Pero pag hinawakan mo, parang matte. Galing. Nice. Hindi ko sinabing powder, guys, ha. Hindi siya powder finish, definitely. Pag hinawakan mo siya, doon mo ma-feel na parang parang nag-powder na. Pero pag dinignan mo, hindi ganun yung case. Kasi nakikita mo pa yung dewiness eh. Gets niyo ba? Brush yung pang-apply natin dito sa kabilang side. Let's see kung anong difference. Alam kong alam nyo na, kapag gusto nyo ng extra coverage, brush ang gamitin nyo, ha? And kung nagtitipid kayo dun sa foundation nyo, brush. Kasi alam nyo na, ang sponge, nakaka-absorb siya. Yun nga lang, mas mabilis talaga mag-blend sa sponge sa akin. Sa akin, ha? Madali siyang i-blend pareho. Sponge or brush. Yun lang. Wala na ako ibang masasabi pa, kundi yun lang. Pero ang ganda ng coverage niya. Alam nyo, yung feeling nito, parang yung Marc Jacobs, yung favorite ko na foundation. Remarkable. Alam ko may remarkable yun, di ba? Ganun yung finish niya. Tapos, ganun yung level ng coverage. I like! Ang ganda ng coverage. Naku, sana lang talaga. Okay siya sa oily skin ko. Okay na sa akin yung one layer, guys, ha? Tapusin ko muna yung entire look and then I will be back. I'm smiling. Alam niya na pag nakangiti akong ganyan, masaya ako sa nakikita ko. Fairness. Yun nga lang yung shades ang problema natin. FS. Lightest yung ginamit ko. Die! For sure, may mas maputi pa sa akin. Definitely. Morena ako, ha? Magbe-bake ako, guys. I'll use Nichido Final Powder. Okay na okay naman pala siya. Yung foundation na darkest, yung cacao, yun yung ginamit kong pang-contour. And bongga, tingnan nyo. O, diba? Tapos gusto ko kasi yung cream pag sa contour. Yung kumbaga kung gusto mo ma-maintain yung contour mo buong araw, mas maganda yung cream. Pang matagalan talaga siya. Jeez, ang ganda ng foundation. Guys, tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng finish niya sa skin ko. Mag-beauty mist tayo. Makakatulong din kasi ito para ma-set ng husto yung foundation nyo. I love it! Ay, saya-saya niyan. Saya-saya mo, ah! Ang ganda kasi ng foundation ko ngayon. Ngayon lang ulit kasi ako yung nag-full coverage na foundation. And, na-miss ko lang siguro. Pero ayun, okay. Let's start the day. It's now 11:22 a.m. and babalik ako mamaya for an update kung kumusta siya on my face. For a full coverage foundation, magaan siya. Doon lang ako kinakabahan, guys, ha? Kasi lightest yung ginamit ko dahil nga nag-oxidize siya. Anong meron sa mga foundation ngayon, no? Mga local brands, mostly nag-oxidize. Siguro dahil sa warm tone, kasi more on warm shades na. Dati ang problema natin, nag-gray. Ngayon naman, nag-oxidize. Anyway, babalik ako mamaya for an update. Medyo maulan ngayon, guys. At saka, sorry ah, meron kasi ako isa pang film, kaya pulang-pula yung face ko. Naglagay ako ng parang drunk blush dyan. Pero ang ganda ng finish ng foundation. Nakikita niyo ba? Ayan ah. Ang ganda, no? Parang ano, ang fresh lang. Pero ano, full coverage. Pero fresh lang. Hindi siya mabigat. Hindi siya makapal. Parang kung hindi naka-full coverage ng foundation. Parang ganun yung level. Pero I like it. Tingnan niyo, hindi siya nakaka-emphasize ng texture sa skin. Textured yung skin ko, guys. Pero hindi niya na-emphasize.
exercise. By the way, ang oras ngayon is 1:59. Ayan, so mga tatlong oras. Wala pang blot yan. No, no blotting. Second update for today. Kailangan ko na mag-blot. Tingnan nyo, oh. Eh, dito lang naman, sa noo. Pero itong dito, wala. Carry pa yan. Sige, magbablot na ako. Alam niyo, nakakatuwa sa kanya is hindi siya nagsasettle dun sa mga sa pores ko. Alam niyo naman, di ba? Alam niyo yung pores ko talaga namamayagpag yan. Opo, papansin talaga sila lately. Pero, tingnan nyo, hindi siya nagsasettle sa pores. Kahit sa gilid ng nose, wala. Ang galing, ang galing. Ganda nito, ah. In fairness of FS Cosmetics. In fairness, I like it. 5 oras saka ako nag-blot. So, ito yung oil na nakuha. Mostly sa noo. Mostly sa noo lang talaga. Pero ayun, I like it so far. Tsaka maganda siya kahit sa natural lighting. Maganda. Sa photo, maganda rin. Kawa tayo ng photo na may flash. Okay, may konting flashback. Konting-konti lang. Pero ang ganda pa rin niya, di ba? Okay, babalik ako mamaya for my last and final update. Second meeting ko na ngayon. So, puro meetings lang naman tayo. Pero hectic ang schedule ko today. It's now 7:21 PM. So, in total, mga almost 7 oras. Nasuot ko yung foundation. Alam niyo, wala akong nakita sa kanyang nag-cake. Or alam niyo, nagsettle sa pores. I like it. Ang ganda ng foundation. Ang ganda. Yun nga lang, lightest shade ako. So, alam niyo na. Yun yung ginamit ko. Sobra nga lang talaga siyang mag-oxidize. Pero, on flash, on natural lighting. So, okay siya. Feeling ko, okay siya pang photoshoot. Oh, diba? So, pwede ko itong ma-recommend sa mga makeup artist, you know, kung pang makeup sa clients nyo. Maganda siya. Comparable nga siya. Sabi ko sa inyo, comparable siya sa Marc Jacobs. Baka nga even better eh. Kasi si Marc Jacobs, parang pansin ko doon kapag pinagpawisan ako, nagke-cake yung face ko doon eh. Konti lang naman. Konti. Hindi naman ganun kalala. Kaya nga, isa sa mga bet ko na high-end brand yung Marc Jacobs na foundation. Yun ang maiko-compare ko dito sa FS. Para siyang Marc Jacobs. Promise. Yun yung na-feel ko sa kanya. Tsaka, isang layer lang yung in-apply ko sa skin, ha? Pero ang ganda ng coverage niya. Tsaka, imagine buong araw, parang ang fresh itsura ko. Ang ganda niya. Hindi siya halatang foundation day. Kumbaga, depende siguro sa dami ng i-apply mo. Pero ako, isang layer lang. Alam mo yung parang nakakahinga pa rin yung skin ko. Pero ang ganda ng coverage. Yun lang masasabi ko. And so far, ibang level to ng foundation. I like it. Okay siya sa oily skin. Okay siya sa merong oily skin. Hindi siya mabigat. Hindi siya malagkit. And so far, yun nga, for this year, I think, wow, FS, ang ganda nito. Yun ang masasabi ko. So, sa mga nagdadalawang isip na itry ito, ito na yung sign. Ito na yung sign. Opo. I love it! I love it. Finally, meron na akong local brand, as in yung local makeup brand na favorite na foundation. Oh, ito na po siya. I like it! Oh, hindi to sponsored, guys. So, ako bumili yun. Nagustuhan ko lang talaga siya. Okay. So, ayun lang. Maraming salamat. Sana nakatulong tong review na to. At kung gusto niyo i-share ang inyong experience kung na-try niyo na tong FS Liquid Foundation, let me know your thoughts. Comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Okay? And turn on the notification bell para lagi ka updated. Kung may mga request kayo, guys, sa foundation review, comment niyo na yan. Okay? Kasi na-miss ko mag-review ng foundation. You know. Okay. So, ayun lang. Thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye, guys!